Hi, good evening, everyone. This is our first night for our prayer watch, which I like us to include the family. Lahat po tayo sa mga panahon ito, pag magtipon tayo bilang pamilya, at tayo po ay dumulog sa Panginoon at angkinin natin ang ating tagumpay, kalakasan, kapangyarihang nagmumula sa Kanya sa mga panahong kinakaharap natin. Ito po ang crisis ng virus na ito, hindi lamang sa ating bansa, kundi gayon din sa buong mundo. I'd like to encourage you, before we come to the Lord in prayer, I'd like to encourage you, ito pong salita ng Diyos in Ephesians 10:13. Sabi po sa Message Bible, God is strong and He wants you strong. So take everything the Master has set out for you, well-made weapons of the best materials, and put them to use so you will be able to stand up to everything the devil throws your way. We understand now na ang kalaban, nagbigay po siya ng balakid sa ating daraanan at ito ay itong virus na ating kinakaharap. Pero ang sinabi ng Panginoon, bago pa dumating ang mga bagay na ito, ang sabi niya, maging malakas kayo. Magpalakas kayo sapagkat nasa inyo na ang kapangyarihan, nasa inyo na ang mga sandata na kinakailangan natin upang magtagumpay. You see, God has prepared everything in advance. Ito po yung provision. Nakita na ito ng Panginoon, maging noong pamanguna, upang tayo'y maging handa, maging malakas sa mga ganitong pangyayari. At ang sabi po niya in Ephesians 6:13 and 14, be prepared. You're up against far more than you can handle on your own. Sa paglaban natin sa virus na ito, hindi po sa lakas natin at hindi sa kapangyarihan natin madadaig at mapaglalabanan natin ang virus na ito. Take all the help you can get. Every weapon God has issued so that when it's all over, but the shouting, you'll still be on your feet. Sa buhay po natin, we will end up victorious. Ito yung palaging deklarasyon natin. And right now, we come before the presence of God in prayer. In this coming days, we will gather together every 8 o'clock. We will gather together, mag-iipon po tayo ng ating pamilya. And I like the heads of the family to lead this prayer. Ay panalangin po natin ang ating katatagan, ang ating pagiging, ang ating kalakasan, kalusugan sa paglaban natin sa virus na ito. I know this may take time for all of us, but it's worth it. Ang sabi po ng Panginoon, take all the help you can get. Be prepared because every weapon God has issued is powerful and effective. That's why the weapon that God would want us to use today or this week is the weapon of our prayer. Prayer will enable us to be strong spiritually. Prayer will enable us na kahit tayo po'y nasa kanya-kanyang mga bahay, we can reach out to those who are in the front line of combating this crisis, sa mga police, sa mga medical professionals, maging sa ating gobyerno, sa ating mga leader, magmula pa po sa national government hanggang sa provincial, hanggang sa barangay, na sila po ay gabayan ng Panginoon, magkaroon sila ng kalakasan at kapangyarihang nagmumula sa Kanya. Sino po ang binigyan ng utos na ito, binigyan ng ganitong pangaral na tayo ay dapat manalangin? Tayo pong mga mananampalataya. So therefore, I like you in the next few minutes or next 30 minutes or so, I like you to just pray together. I like to encourage you, let every member of the family get involved in this prayer time. First and foremost, una po, magpasalamat tayo sa Panginoon. Thanksgiving. Let's give thanks to the Lord sa lahat ng kanyang biyaya at pagpapala at pabor na ating naranasan. Pagpuri tayo sa Panginoon, pasalamatan natin siya sa kanyang kabutihan at katapatan. Second, panalangin po natin ang ating pamahalaan. Nabigyan siya na sila ng
kapangyarihan ng Panginoon, karunungan na nagmumula sa Kanya. Nasa lahat po ng kanilang mga desisyon, ito po'y makakatulong upang malutas ang problemang ating kinakaharap. Let's pray for not only for the government but even for the medical professionals na tumutulong po sa atin sa mga ospital, sa mga clinics, na sila'y pagpalain ng Panginoon, that God will protect them and shield them from this virus, that they will become so strong to the point na sa kanilang pagtulong, hindi po sila maapektuhan ng virus na ito. Gayun din, ipanalangin natin ang ating pamayanan na patuloy na magkaroon ng kaayusan, kapayapaan sa ating kapaligiran, na ang pagkilos ng Diablo na gumawa ng masama sa pamagitan ng mga taong may masamang binabalak, ito po'y hindi magtatagumpay. At susunod po, panalangin natin ang ating pamilya upang sa gayon tayo po'y lalong maging magkaisa tayo na manampalataya at maging malakas sa ating buhay espiritual. At hindi tayo dadapuan ng anumang sakit, anumang simptomas, at anumang bagay na makapanghihina sa atin, hindi lamang sa physical, kundi gayon din sa spiritual. So in the next few minutes, I'd like you to gather together now and come to the Lord in prayer. So let me just pray for you as you begin praying together as a family. Father, in Jesus' name, thank you sa iyong gabay sa bawat pamilya na magtitipon ngayong gabi upang sila ay manalangin. Dalangin ko po ang pananampalataya na aangat sa kanilang mga puso upang sa gayon, sa bawat panalangin po nila, ito'y may kapangyarihan at ito'y diringgin mo at ito'y ipahayag mo ang iyong katugunan sa aming mga panalangin ngayong gabi. Salamat Panginoon, purihin ka at walatiin ka sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Ito po aming dalangin. Amen. Now gather together your family members and begin prayer. Have a good prayer watch time tonight. God bless you.